ikaw, mas pipiliin kong huwag na magdatal ng third restroom. Dahil una pa lang, dalawang restroom na naman talaga mayroon. Isa pa, ang mga transgender ay kinikilala ng kanilang sarili bilang ganang lalaki man o babae. Dahil na nanggaling sila sa operasyon, so para saan pa na magdatal tayo ng third restroom? At magsisipan ng mga third transgender at men sa isang walo? Kung ako sa'yo, kaibigan, sasang-ayon ako sa pagpapatupad ng restroom para sa LGBTQ. Sa kabatyan na kanila kailangan upang maiwasan ang panunukso sa kanila. Isipin na lang natin, paano kung ang isang LGBTQ ay pumasok sa CR ng mga lalaki? Ano sa tingin niyo ang sasabihin ng mga lalaki? Pagtatawanan na nila ang isang LGBTQ at sasabihin na bawal sila dito at hindi kabila. Masasaktan at tutuksipin pa sila, kaya mas mabuting ihiwalay ang restroom ng mga LGBTQ upang maiwasan ang mag-discriminate at magkakaroon ng pantay-pantay. Ang pagkakaroon ng ikatlong restroom ay maaari magdulot ng diskriminasyon laban sa mga tao hindi na babae sa tradisyonal na lalaki o babae. Sa halip nga na magbigay ng pagkakapantay-pantay ng respeto sa lahat ng mga individual, ito ay maaari magdulot ng higit pa ng pagkakahiwalay at diskriminasyon. Kung yan ang iniisip mo, kaibigan, aba, baka kailangan mo mag-usip ulit. Dahil kapag ang tomboy o kaya ang bakla ay mag-CCR sa CR ng mga lalaki, kung ang bakla ay mag-CCR sa CR ng mga lalaki, mag-aalaman ng mga lalaki na iisipin nila na baka busuhan sila ng mga bakla. Gayun din ang mangyayari sa mga tomboy, kaya mas maigi iwalay na lang natin, kaya mas maigi magkaroon ng panibagong restroom para sa kanila upang maiwasan ang mga diskriminasyon at para maging komportable ang isa't isa. Pinapanindigan ng may mga taong naniniwala na ang pagpapatupad ng third restroom ay maaaring magdudulot ng paghihiwalay o diskriminasyon sa pagitan ng mga taong may iba't ibang kasarian o orientasyon. Sa halip na magbigay ng pantay ng pagpapatupad third restroom ay maaaring magdudulot ng hindi pantay na trato sa mga taong hindi kasama sa norm na ginagawa ng kung ako ay kausangarin ako sa LGBT restroom or transgender restroom para maging importante at ang lahat iwas sa ulo at diskriminasyon. Lalo na matigas ang ulo ng mga tao at insistibo sa mga topic na ganito at iniipa talaga ng ibang tao ang mga LGBTQ+ members sa lalaki at babae. Mali. Hindi lahat ay nakasanayan ng gender-neutral restroom, kaya maaaring magdulot ng pagkabigla sa ibang mga tao. Ito ay maaaring magdulot ng pagkakabahala o di pagkakaintindihan sa mga hindi familiar sa konsepto ng gender-neutral restroom. Mas mabuting manahimik na lang kayo, sinasayang niyo lang malaway niyo. Kung makaayaw kayo, para kayo gagastos ng magpapanday, ha? Ni restroom nga dito, hindi niyo malinis, eh. At kung mabibigyan ng pagkakataon, may mapagpatayo ng third restroom, sinisiguro sa inyo at itagano sa bato sa kanilang pinakamalinis. Ikinalulugod ko ngunit maaaring magdulot ito ng dasang nagastos sa mga negosyo o institusyon dahil kailangan ng pagkakaroon ng karagdagang restroom. Hindi naman ang gobyerno ang gagastos, eh. Isipin niyo mabuti. Hindi ang gobyerno gagastos dahil ang mga local government lang naman. Katulad na lang dahil yung mga mall, patas lang sa mga mall. Ang mall naman ang gagastos sa mga CR at hindi naman ang gobyerno. Dahil nasa private establishment naman at kung gagastos man ang gobyerno, local government lang naman at hindi yung nasa itaas. Yan yung walang gagastosin. Tapos sa katupad ng gender-neutral restroom ay maaaring established evento. Ito ay dahil sa pagharawan ng separate na lugar para sa mga male at female na gaya na nang sabi ni Pauline, hindi naman gobyerno yung gagastos. Local government naman. So walang problema yung gobyerno sa gastos. At pwede rin naman tumulong yung mga LGBT sa mga sa gastos, di ba? Pwede namang maano yung mga local government for them. Kasi think about the thoughts of the new generation today. Di ba? Di ba ang ibang babae pag may tomboy na si CR doon, gaya na sabi ni ni Kimberly, di ba Oh, time din. Di ba sasabihin nilang maboboso, ganun din sa lalaki. Think about na lang dyan. Kaya kailangan natin ng pangatlong CR.
para lang naman ano, para masipit at hindi maisip ng ibang gender na naboboso or ganyan, kasi respeto lang naman natin sa ibang gender. Okay, last statement, closing statement from the pabor at pabor. Tinasabi ko talaga sa iyo. Nakakatakot. Kaya nga sabi ni Katrion na, I do not agree, I believe that if you're transgender, you identify as that gender. Do I feel that we should accept them and allow them to use the restroom and which they identify with, which would be either the man or the woman bathroom? This promotes inclusivity and allows them to understand what they want as a gender, and that is being accepted by us, not just story. Habang pinag-uusapan natin ang usapin ng tatlong restroom, inaanayaan ko kayo na ating isaalang-alang ang lahat ng mga posibilidad at epekto nito sa ating lipunan. Sa kabila ng mga hamon at balakid, mahalaga pa rin ang magbigay ng mga komportabeng espasyo para sa lahat ng mga lipunan. Kung ang ating pag-uusapan ay ang pagiging komportable, mas komportable kung magpapatayo ulit ng third restroom para sa mga LGBTQ. Gaya ng sinasabi ko, hindi naman ang nasa taas ng gobyerno ang gagastos para dyan. Kaya, mas maiging magtayo. Kung magkakaroon man ang hiwalay na restroom para sa mga LGBTQ, ay maaaring silang maging ligtas at maiwasan ang pang-aabuso sa kanila para sa akin, mas nakabubuti para sa kanila ang magkaroon ng kanilang sariling restroom para iwas sa gulo at maiwasan ang pang-aabuso. Dahil, kinakailangan natin yan kasi hindi naman ang gobyerno gagastusin, kukunin din naman ang panggastos sa ating mga buwis. Kaya nga nagbabayad tayo eh. Kaya marami naman tayong buwis para magpatayo ng mga ganyan. Kaya mas maiging magpatayo tayo ng third restroom para maging komportable at walang diskriminasyon. Okay, maraming salamat sa dalawang grupo.